Ako po si Romel Marcelino, 41 years old, nakatira sa Barangay Barusbos, Carles, Iloilo. Isa ako ka mananagat, kag naging presidente sa Barangay Barusbos Mananagat Association, BBMA. So yung naging experience namin nung Yolanda, hindi ko may explicar, nakakatakot yung ano namin. Yung bahay ko kasi ano lang light mid siyang light materials. Kung nagano na yung bagyo, nagdesisyon ako na maglikas ng bahay. So sa kapitbahay namin. Nung nananalasa yung bagyong Yolanda, sa loob kami mismo ng kanilang CR umasok kasi yung half ng kanilang bahay, light materials din. Pero yung CR nila, concrete. So doon kami na nalagi hanggang sa lumipas yung bagyo. Pagkatapos ng bagyo, so almost mga 3 months na walang kuryente. Dati na kaming ano ng Iloilo Code NGO, iCode, naging partner. May dumating sa amin na mga assistant at saka ganitong grant from Christian Aid na solar charging station with solar facilities. So malaki yung tulong ng solar kasi pag mayroong nag-brown out, dito nagcha-charge ng cellphone, radio, flashlight na kinakailangan naming gamitin pag gabi. After the dialogue we conducted with the Fisher Fox organization in different barangays, we were able to come up a plan. Nagre-reklamo na yung payad nila sa charging ng kanilang mga baterya ay napakataas, lalo na nung pagkatapos ng Yolanda, more than 40 pesos yung bayad nila sa isang battery. Tapos ang hirap talaga sa kanila dahil mga small fishermen sila, so they cannot afford to pay for that because 50 pesos is equivalent to half ganta of rice already. Isang specific na example, for the whole month daw, yung savings nila more than 150 to 200 pesos. So, makakabili na daw yun ng bigas at ulam nila. Pero kung dati, nag-access sila ng charging sa labas, mahal para sa kanila. Ako po si Agapito Dumagin, taga Barangay Bangkal, 51 anyos. Ako po isang barangay tanod sa Bangkal at isang presidente ng asosasyon, ang Barangay Fisherman Association. Ay nagbago dito kasi pag mag-brown out yung Iloilo, wala na kami ga-problema kung saan kami mapa-ano sa mga battery, cellphone, wala na kay may nang dito ng solar, wala na kami naga-problema. At sa gabi, maliwanag kay mayroong ilaw, kahit malayo ka sa laot, makita mo nga may ilaw siya at matandaan mo na nga hindi ka na malito ang mo puntahan. Kahit taga ibang barangay, ina-accept ko nga pumupunta sila dito. Eh, kasi para sa lahat yan eh. Nagpapasalamat kami po na nagdating dito yung iCode, Christian Aid, pagtulong sa amin na maliliit na mangingisda. Mas pabilis kaming makarecover kasi mayroong mga tulong na galing sa mga NGO, mga private individuals. So, kasi pagkatapos ng Yolanda, wala kaming hanap buhay. So yung fishermen, hindi kami makapagpalaot kasi wala naman kaming sakayan. Sana lang po yung mga partner natin na people's organizations sa communities, i-sustain nila na, i-maintain nila ng mabuti yung project para naman kahit wala na yung support ng NGOs, maipagpatuloy nila para naman hindi siya ano lang, ningas kubo na ngayon lang. So dapat kahit in the future mapag ano nila mapakinabangan.